yun, no? Welcome back ulit sa channel ko, mga tol. This is me again, Daddy Lord TV. Teka lang, inilalabang ko pala. Yan, okay na guys. So kung mapapansin nyo, nandito na naman ulit ako sa bootcamp. Kaya wag tong bootcamp na mga kumpare ko kasi dito nangyayari lahat ng kalukuhan, kapalpakan sa buhay namin. So gusto mo lang i-share sa inyo, mga tol, no? Kung ano yung ginawa ko for the past few days. Kasi dalawang araw yata ako walang upload. And kung makikita nyo, dito sa mini workshop ko, kung matatawag ko itong workshop ko, tambakan. So, eto, may ginagawa akong simpleng lamesa. Actually, coffee table siya, para lang siya dun sa gitna ng sala ko. And almost 2 days ko na siyang ginagawa. And para doon sa magtatanong kung bakit almost 2 days ko siyang ginawa, eh, wala ko akong gamit-gamit dito sa bahay. Ang tanging meron lang ako is barena, lagare, and something na pwede nang makatapos ng isang simple project. Buti na lang. Meron akong kumpare na nagpahiram ng jigs sa akin. Ang brand niya is DeWalt. And kung nakita niyo sa intro ng video, nakabag siya. And mamaya magkakaroon tayo ng simpleng review dun, no? So, bago natin i-review yung DeWalt jigsaw, Daddler TV, i-montage mo na yan! DeWalt na pinahiram sa akin ng kumpare ko. Shoutout nga pala sa'yo, Mark Jason Kayabyab. Maraming salamat sa pagpapahiram ng jigsaw. Kung hindi dahil dun sa jigsaw na pinahiram mo sa akin, siguro hanggang ngayon ginagawa ko pa rin yung gamesa na napakasimple para dito sa bahay. So, since ay pakita ko na sa inyo yung product, simulan na natin ang review. So guys, review time. Kasama ko na ngayon ulit si DeWalt DW317 na jigsaw na galing sa or pinahiram ng kumpare ko na si Mark Jason Kayabyab. So konting background lang sa product na to. Unang nilabas siya September 9, 2006, so medyo matagal na, pero kita nyo naman napakatibay pa rin. DeWalt yan eh. 7 pounds ang bigat. And discontinued naman ito ng manufacturer, which is DeWalt. Hindi, marami pa silang nilalabas na ganito. Voltage 120 volts, merong kasamang case kapag binili nyo. 3-year limited warranty, as long as merong warranty card. And ang pinakamaganda dito, meron siyang blade na pwede nyo magamit sa iba't ibang uri ng cuts. Unang-una, dalawang blade para sa kahoy and isang blade para sa bakal. So, pwede rin siyang panghiwa ng bakal. So, kung tatanungin nyo ako if magkano itong DeWalt na to na jigsaw, ang presyo niya sa Amazon is nasa $100.53. So, kung i-convert mo siya, nasa $5,000 to $6,000. Depende na lang sa natitinda na store o kung saan kayo makakabili, no? So, ano nga ba yung mga initial na specs na ito? Siyempre, DWT17 variable speed. And kung mapapansin nyo dito sa part na to, quick release yung mga blade niya, no? So mamaya i-demo ko kung paano maglagay at magtanggal ng mga blade. And yes, meron din siyang tinatawag na base plate para kapag inilapat mo siya dun sa kahoy o sa project mo, eh madali mo siyang maiga-glide, no? So to be honest with you guys, ito yung unang pagkakataon na nakahawak ako ng DeWalt. And hindi ako nadismaya dun sa mismong product. Madalas na nahawakan ko kasing power tool, Lotus, Stanley, Makita. So, ito yung first time. So, napakagandang opportunity na ito na binigay ni Mark Jason, na kumpare ko, na nagpahiram na itong product na to, na ma-experience kung ano nga ba yung tinatawag na DeWalt feels. Okay? So, kung mapapansin nyo guys, dalawa yung blade na available para dun sa pangkahoy.
So kung tatanungin nyo kung bakit, ang tingin ko purpose nito is isa for speed and isa for clean cut. So ano nga ba yun? Anong pinagkaiba? Pag magpuputol ka ng mga raw cuts, no? Raw cuts, ang pinaka ginagamit dito is yung speed for wood. Okay? Kung nakikita nyo yung labeling. And pag lilinisin mo na yung pinutol mo sa raw cuts or yung final cutting na tinatawag, ang gagamitin naman dito is yung clean cuts, no? So kung titignan nyo, almost parang pareho lang yung blade. Pero mapapansin nyo kay clean cut is mas marami siyang talim and mas kasado. Unlike dito na medyo konti yung talim niya, no? So yun yung pinagkaiba nilang dalawa. And ito naman is para sa bakal, basic for metal. So para lang kayong gumagamit ng nagaring bakal, pero syempre dimikan, ano, machine, diba, gamit machine or power tool, no? So guys, i-demo ko sa inyo kung paano maglagay ng blade sa Bewalt Jigsaw BW317 lang pala. So patong ko siya dito. Kung makikita nyo, sorry, kung makikita nyo, ito yung quick release na tinatawag. Okay, so umangat siya. Rest place yun, ang tawag doon. So, kung makikita nyo, yung blade niya is ito. Merong dalawang kapitan, okay, ng machine. So, ang gagawin nyo, kunin nyo lang siya, pindutin nyo itong button dito, or yung lever, pasok nyo siya. And release. So yun na yun. Hindi na kailangang ilock kasi ayun, no? Secure yan. Walang palya dyan sa pagdating sa part na yan, okay? So kung tatanungin nyo ako kung malakas ba itong jigsaw na to, masasabi ko lang, kaya niya mag-deliver ng 3,100 strokes. Yung ganun, 3,100 strokes per minute. So napakalakas nito. Actually, nagputol ako ng mahogany kahapon and napakasisiw lang sa kanya. Comparison para kay DeWalt and Stanley, para sa akin mas maganda itong DeWalt. Bakit? Unang-una kasi medyo may gaan to ng konti, eh, no? And kung mapapansin nyo, metal material, no? Hindi kinakalawang kasi nagkaroon ako ng Stanley na jigsaw or nakaawang ako ng Stanley na jigsaw. Hindi lang namin siya nagamit ng about 2 to 3 months and medyo may kalawang na. And kung mapapansin nyo kay Bewalt, medyo makapal yung blade niya. Unlike kay Stanley, no? So, honest opinion lang naman, no? So, kung nakagamit kayo ng Stanley, comfortable kayo sa kanya, go with it. Pero, since nakagamit na ako ng Bewalt, I think mag-stick na ako dito, no? So, isang features din, meron din siyang lock para sa trigger, para sa tuloy-tuloy na cut. Okay, variable speed, yun ang maganda sa kanya, nalalakasan, nahihinaan, nandito. And kapag dating naman dun sa mismong ingay ng machine, mas tahimik si Stanley compared kay Bewalt. Okay, so sabi ko nga kanina, nakagamit ako ng Stanley, mas tahimik siya compared dito, kasi ewan ko kung ilang hertz ang binabatong tunog nito, walang nakalagay. Ito, 50 to 60 hertz, so medyo malakas yun. Malakas yung tunog nun. Pero kung power of cutting lang naman ang pag-uusapan, I think Bewalt ako kasi, gaya nga nang sabi ko kanina, 3,100 strokes. Unlike kay Stanley na nag-iinit lang yata siya ng 2,800 or something. Ganun yung pagkakaalala ko nung sa power tool na ginamit ko nun. So, para sa mga tips and tricks pagdating sa jigsaw, panoorin niyo yung video ni Sir Jim Caralde ng 11.9 Workshop. Search niyo lang sa YouTube sa taas. Usapang jigsaw, nandun lahat yung tips and tricks na kailangan niyo kapag gagamit kayo nito. Malaking tulong sa inyo, makakatulong sa inyo yun, promise. Actually, bago ko hawakan itong Bewalt na to, nanood uli ako ng video niya tungkol doon kasi unang nakahawak ako nito is 5 years ago. So medyo medyo kinalawang na. So kung tatanungin nyo ako kung ilan ang rating na pwede nating ibigay kay Bewalt, no? So I guess bibigyan natin siya ng 10. So napakaganda nito, napakalakas na makina, napakalakas na power tool, and recommended din para sa mga newbie.
no? So, para sa akin, tip ko lang pag gagamit kayo ng jigsaw is huwag niyong hahayaan na gumamit kayo ng mapurol or lumang blade. Kasi delikado siya kapag halimbawang ginamit niyo is mapurol na blade and kumakayo na siya sa mismong kahoy, may chance ang pumitik sa inyo yung ano, yung tinatawag natin na residue ng blade kung saan naputol. Actually, may nakita na akong ganung injury sa Google. Pwede niyong i-search kung malakas ang sikmura niyo. And since malakas ang stroke count nito, which is 3,100 strokes per minute, wag na wag niyong kakalimutan na mag-wear ng PPE, especially eye protection and earmuffs, since maingay nga itong makina na to, no? So, yun lang muna para sa quick review nitong DeWalt Jigsaw DW317. Hoping ako na makabili kayo nito and magkaroon kayo nito kasi pangarap ko rin to. Hindi kasi sa akin to eh, pinahiram lang sa akin ang kumpare ko. So, Tito Marlon and Jason, baka naman regalo na lang to sa akin. So, anyway, don't forget to like, comment, and subscribe dito sa channel ko. Marami pa tayong review na gagawin. Actually, may mga product pa ako sa likod na i-review pero isa-isa lang. Gusto ko siyang unti-untiin, okay? So, abangan niyo yung mga susunod nating video, no? This is Dadler TV. Huwag niyo kakalimutan. Subscribe, 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 no? So, marami pa tayong product na i-review. And dyan lang kayo. Maraming salamat sa sumusuporta. Sir Jean, shoutout nga pala sa'yo. Sir Daniel, shoutout din sa'yo. Nakakinggit yung mga tools niyo. Grabe, kompleto. Sana magkaroon din ako niyan. So, peace!